Kamusta po mga kuys? Bali ang sishare ko po ngayon topic ay ano po ba ang warehouse custodian? Ano po ba ang trabaho ng warehouse custodian? Hindi po man 100% na may sishare po ano. Hindi po ako custodian pero nakasama ko po ang custodian kung ano po yung mga ginagawa po ng custodian. Yung mga nakikita po namin araw-araw na nakikita na yung before po noon nung nag-warehousing ako sa Rizal po, no? Dito sa Rizal province. Bali yung unang ko pong block regarding sa logistics, no po, warehousing, ayun po, dun po ako, no? Yun po, dun ko po nakita, kasama po namin siya yun, si custodian. Bali sa ilalim ni custodian, hawak niya pa mga tao, mga handle niya po, nasa ilalim niya rin sila ahente, no? Si delivery, mga delivery, helper, driver, warehouseman, dispatcher, po. Depende po kasi sa sistema sa warehouse po, no? Iba-ibang company. Pero itong napasukan ko po, no? Siya po yung head sa amin po, si custodian po. Babae po ang custodian namin po, no? Marunong sa tao. Magaling din po, no? Sayang kasi siya ay nagkasakit, hindi na nakabalik eh, kasakit siya yung inborn na yung ano niya, malabata na may sakit po siya eh. Sana magaling na po siya ngayon, ano po siya, no? Si Ayente sa ilalim niya rin po, no? Kasi si Ayente papalo po ni INT sa kanya, oh, na-deliver na po yung ganito namin. Yun. Kasi po ang logistics po na pasukan po, no, di-deliver sa mga supermarket, sa mga convenience, mga mini supermarket, sari-sari store. Yun po, nag-deliver po, no. Kasi, tapos, nagkakandakt din siya ng inventory, no. At least one or twice a week, no? Depende sa pag hindi busy, kasi pag maraming order talagang ano na eh, medyo busy na si custodian, ano po. Tapos yun, ini-input niya po sa computer, no? Ini-input niya po yung inventory. Napaka-busy talaga ni custodian, more inventory po yan, no? Kasi kailangan mo na mamonitor yung stocks. Nandiyan po yung, para maiwasan po yung mga losses or overstock. Then, okay, may mga repeat order kung paubos na ba yung stocks, no? May inaano po niya, nire-report niya po, no? Para ma-repilan po agad, no? Tapos, tagapanatili siya sa kalinisan ng warehouse, no? Inside and out. And then, siya rin po ang nag-anong allowance, no? Nag-awak ng mga allowance ng mga driver, helper, kung may cellphone, load, yun po, no? Yan, gas, usually gas, araw-araw, gas, no po. Ayun po, it's either may card ka ng sa gas or cash or refillable gas. Yan po yung mga hinahandle ni custodian. Kung may sirang gulong, kailangan bumili, siyempre, diba, usually nabubutasan na kaya luma na yung gulong, siran sasakyan, piyesa ng sasakyan, no? Siya tagagawa ng resibo, po-forward niya sa accounting o utusan siya ng boss, bili mong ano, ganito. Tapos susunod din si custodian, no? Kung ano sabihin ng boss, yun po, kasi syempre eh, nakaibos yung utos, yung mga bibilin. Ayan, si custodian bili lang ng bili. Tapos kailangan maaga po si custodian, maaga si custodian, kumbaga sa pinakamaaga, siya yung pinakamaaga kasi nga tagapangalaga po siya ng warehouse, no? Siyempre, iwas late.
nagreatan siya na ng amo, kailangan maaga. Tapos monitor niya po yung mga BO, taga-receive siya ng BO, bad order, RGS, return good stock, ma-cancel, re-deliver, o kung pwede pa pong i-deliver, kasi may mga tindahan po usually, no? Kung tinatawag niya extract, pag hindi supermarket, may extract, mga sari-sari store, mga tingi-tingi extract kung tawagin po, no? Yan, sarado si tindahan na ganito. Sarado si tindahan, mga re-deliver, ganyan. Tsaka, siya rin po nakakaalam ng mga scheduling, no? Scheduling ng mga tindahan. Araw ganito, sarado, anong oras na ganito. Kung kailan ka pwede mag-deliver. Pwede rin po siya ma-assign, no? Nag-interview din po si kustudya, no? Ng mga taong papasok sa bodega. Sa warehouse, maging driver, delivery, bodegero. Usually sa mga kustudyo, may psychology po yan. Ano po? Psychology po yan. Babasahin ka yan kung dapat ka bang tanggapin. Yan pa. Pag okay ka na, it's either HR, no, o si kustudyo, no. Pwede silang vice versa. Kustudyan, pwede kang i-akit ka sa HR. Sa HR, pwede kang naman sa kustudyan. Vice versa po sila. Psychology, ano po yan si kustudyan. Kung pwede ka patanggapin. No? Bumabasa po yan ang ugali ng tao. Lalo na, usually, mga matinatanggap, sinasabak muna sa warehouse, no po. Siyempre, para makabisado mo yung mga item. Pag goods ka, depende po kung puno na sa warehouse, mas nilalabas ka sa delivery, ano po. Pero kung vacant pa sa warehouse, okay naman yung attitude mo kasi bago kayo pasok sa warehouse, kilatisin ka muna ng kustudyan, no. Pag-aaralan mo yung mga, ano mo, attitude mo bago kayo. Kasi kailangan pag warehouse ka, maayos po yung attitude mo. Additional to that po, no. Si kustudyan, siya rin po yung nag-evaluate ng tao, ano po. Yung galaw ng tao, performance ng tao, ugali ng tao, ayun po, ina-evaluate niya po iyan. Then, pag may mga minimal na problema naman po, no, hindi na pinaparating sa boss, kung kaya naman tugunan po, no, solusyonan ng kustudyan. Ano po, ang kustudyan, yung, ayun po, mapamaraan po, no, mapamaraan. Kasi po, kung ang boss po tayo po, napapagod sa trabaho po, napagod sila, mas pagod. Bakit po mas pagod? Isip po nila, mas pagod dahil mga boss, syempre may mga problema din yan. Kung iniisip natin ngayon, itong araw lang, o sa kinasalukuyan na araw, sila po mas pagod. Bakit po? Kasi hindi lang iniisip nila yung ngayong araw, ngayong taon, may mga susunod na taon at susunod pa na taon, yung kumbaga yung mga budget nila, ano ba yung mga plano pa nila, no? Yung pagod ang isip nila, kaya minsan hindi na hanggat kaya yung solusyon ng kustudyan yung mga tao niya, ginagawa na ng paraan po, no? si kustudyan, yun po, no? monitoring ka yun yung mga galaw mo, yung patambay-tambay ka lang ba, tapos kung may mali ka bang ginagawa, yun po ang ginagawa ng kustudyan, ano po, kumbaga bibigyan ka ng trabaho, ano? Kung wala ka, no, wala ka namang gagawin, bibigyan ka niya ng trabaho, kung ano ba pwede mong gawin. Kung tutusin, maraming trabaho sa warehouse, ano po, hindi ka magbilang, gano ka ng mga BO, mga bad order, mga return, segregate mo, yun po, tsaka yung mga pieces, ayusin mo, yung mga kamada, ayusin mo, ganun po, minsan yung pinapagawa namin, ano po,
na pinapagawa po sa amin. Ayun po, yung mga senaryo. Ano po nyo, bawal suntokin yung mga karton. Butasin, suntok mo yung ganun. Hindi pwede yun, no? Sa mga warehouse. What? Tapos, karton, hindi pwede upuan. Ano po? Lalo namin, ama namin before, may ano po yun eh, parang lying Chinese eh. O usually sa mga Chinese, marami po kayo natutunan, no? Ano sila, hindi naman sila totally bossy, pero marami po kayong matututunan. Kung amo nyo mga Chinese, more on, ano sila, yung medyo masinop. Masinop po sila. Masinop sa mga bagay-bagay, yan. Kailangan malinis. Tapos, kodi ko dito. Yung mga natutunan ko na gusto i-share ko po sa inyo na. Sana all. Tapos mga cage allocation, ano po? Mga cage allocation, pag-preparation na, ano po? Usually, ang ginagawa po ng kustudyan namin, logbook, kuha mo mo siyang logbook. Ang allocation po kasi sa delivery, route na, per route po na. Kunyari, Tanay, Rizal. Pagsasamahin mo yung malalapit, kunyari, Tanay, Muro, Baras, Cardona. Pagsasamahin mong malalapit, no? Isang route lang, isang truck, ganun. Kung Kainta, magkakasama yan. Kainta, Taytay, Pasig. Antipolo pwede pa. Yan, mas magkakalapit na ruta, no? Tag-iisang truck. Usually, mga truck kasi namin before, no? Yung sa napasukan ko, maanim, walo. Depende po kung may sira, minsan naging lima na lang, ganun na. Ayan po, nilalagbook muna ni custodian per route. Tapos cage, titignan niya. Sa cage, titignan niya kung kasya ba. Kung may laman, minsan pas may laman yung cage. Siya yung nagde-decide kung saan cage ilalagay, no? Yung order, lalagyan niya cage 1. Pe-prepare mo na yun, sa cage 1 to, sa cage 3 to, sa cage 5 to, sa cage 10 to, no? Usually, minsan sa cage, dalawa, tatlong ruta, parang isang kargaan na lang, ano po. Pangit kasi yung palipat-lipat na cage, karga dito, minsan nagsasama na sa isang cage, no? Pero naka-allocate pa rin po yun, naka-allocate pa rin po siya, no? Talagyan mo na yung palatandaan. Tapos, ayun po, schedule ng bawat store. Siya rin po nakakaalam. Bali, ayun lang po mga kuys. Ang gabi na kasi. Sana po may natutunan po kayo sa aking vlog. Subscribe lang po kayo sa pindutin niyo po yung notification bell. Malay natin, may hindi tayo alam na alam ko din, ma-share ko po sa inyo, no? Ayan po, salamat po, magandang araw po.